It's Learn TV! Hello mga katropa! Ito, the big event. Uumpisahan na natin itong pagpapakintab nitong katawan ng ating bass guitar. Okay, umpisahan natin. Okay, here we go. Wow. Ina-absorb ka agad niya. Okay, so ilang minuto lang siguro, mga 10 minutes lang ah. Tuyo na kagad yung fresh coating na nilagay ko. Ngayon nandito na ako sa likod naman. Okay, tayo nuli natin. Wow, siguro mga 5 minutes lang. 5 minutes lang natuyo siya kagad. Manipis kasi yung patong. Yun ang kagandahan, pagka manipis lang ang patong mo, madali rin matuyo. Okay. Siguro papatungan ko pa uli. Ganda. Wait a few minutes and then ulit tayo. Maglalagay uli tayo ng patong. Okay. Patong uli. Hindi pa nagtatagal mga katropa. At mga siguro mga ilang minutes lang. Sabihin natin mga 15 minutes. Tapos eto na naman uli ako ngayon. Sa likod.
guwantes ha. Iba na talaga ang Pinoy. Hindi na kailangan niya guwantes. Diba? Basta Pinoy. Hello. Okay mga katropa. So ngayon naman ang gagawin ko. Well, first of all, no, tuyo na yung nilagay ko na shellac. Dalawang araw ko rin siyang pinatuyo, no. At ngayon, ay tuyo na siya. Maganda nga lang, nararamdaman ko pa rin yung mga grains ng kahoy. So, ang gagawin ko ay, iisising ko uli siya, tapos lalagyan ko siya ng ano, ito, aqua coat. Lalagyan ko siya ng aqua coat. And then, paglagay ko ng aqua coat, then lalagyan ko uli siya ng ng shellac. Okay, so for now, iisising ko muna siya ng itong 320 grit at light sanding lang, ganito. Okay, tulad nitong mga nandito. Yan. Remember, light sanding lang. Nag-iingat ako na na isisin yung mga corners kasi madaling matanggal yung yung shellac doon sa mga corners, yung finish ba. O kaya yung mga corners kailangan very light lang ang isisin niyo, pero yung mga flat surfaces yun, kailangan niyo na yun siya, mas tinan siya. Yan. Nakikita ko na yung namumutik na siya. Okay, so maganda yan. Namumuti. Okay, so ito na po. Ngayon, talagang gusto kong makita yung yung powdery na surface, yung yung nararamdaman ko, yung pinag-isisan ko. Ngayon, hindi ko lilinisin to. Ganyan lang yan. Hayaan ko yung sawdust, yung pinag-isisan, hayaan ko dito. Okay. Okay. So, umpisa na natin. Lalagyan natin ng aqua coat. Ano to kasi? Grain sealer. Grain filler. Grain filler kasi ito eh. Kaya tamang-tama ito sa dito. Yan. Manipis lang muna. Hindi kailangang makapal. Ginagawa ko ngayon nililinis ko na lang siya, or ini-even out ko na lang yung yung application, at sinusunod ko sa grain ng kahoy. Yan, ganyan. Isa pa siguro. Itong aqua coat, mga katropa, parang para siyang para siyang wax.
ano kasi gel na kulay puti. Tingnan niyo. Si gel na kulay puti. Na pag natuyo siya clear. Yeah, pantayin. Patuyod lang natin sandali. Yan. Patuyo. Okay, ito naman ano. Likod ngayon. Second coat. Okay. Patuyuin uli. Okay. So, tuyo na itong harapan. Ito naman uli. Second coating, pero this time I'm gonna try something different. I'm gonna use this card, old card of mine, and I'm gonna use this to spread the coat, aqua coat, and then after I've spread it all, I'm gonna wipe it off. Know what I mean? Ngayon naman ay ready na ako mag French polish, no? At umpisahan ko na yung mga kailangan ko na mga bagay para umpisahan, ano? First ay itong cheesecloth, no, na gagamitin ko. Lalagyan ko siya nitong piece of cloth na to, no? Lalagay ko sa gitna ng ganyan. Okay? And then gagawin ko siyang pabilog na ganyan. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Ganyan. Okay. So, baka kailangan natin putulin. So, wait. Masyadong malaki. Yan, mas maliit. Lalagay natin sa gitna. Bibilugin. Pagkatapos ay, ayan, mas maganda. Ayan. Ganyan. Okay. So, first natin gagawin ay itong pumice. Okay. Ito po gagamitin natin, pumice. Denatured alcohol
Okay? At saka itong shellac. Okay? So, ang gagawin natin unang-una ay magmimix muna tayo ng shellac. Okay? Saka dehydrated or denatured alcohol. Ayan o, denatured alcohol. Okay, so una natin gawin, magmimix tayo. Mix natin. Okay, so meron na akong mix ng shellac. Shellac. Okay, ngayon naman ay maglalagay ako ng extra. Okay, ngayon naman maglalagay ako nitong konti nito. Yan. Para meron akong sawsawan. And yan, ready na. So, dito na lang muna tayo mga katropa. Watch out for my next video. See you later! So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa! At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!